Azarcon? Kasi ang dami na ako curious dyan sa background nyo, no? So, pwede po bang ikwento nyo sa amin? Totoo po ba talagang pinagawa nyo raw yung set na yan from scratch? As in, yan po yung mismong set nyo, di ba? Yes. Sayang lang, hindi ko pwedeng ikot at itour kayo eh. But yes, may street pa kaliwa, tapos ito, ginawa po from scratch. Yeah, backlot or backlot. Oh, the first time I came here, zero ground, as in, wala. Tapos magbalik, syempre set construction, and then the art that came in, and then put all the details and the props. Yun, kaya parang kami talagang nasa Tondo. Ayun nga po yung tatanong ko kasi parang very slums area yung nakikita namin ngayon. Meron po ba kayong specific na ginawang peg para sa inyong set? Ano po ba yung idea? Bakit yan po yung gusto nyong itsura? Kasi si Papa P, si Pipoy at si Popoy, meron silang tindahan or parang... Tumbungan. Tawag tumbungan. Itong tumbungan na to ay talagang sikat at nag-exist sa Tondo. And sobrang sarap talaga nito. And isa sa mga reasons is gusto nating mapanood ng ibang bansa, tayo-tayo, at mapasikat yung sarili nating tumbong. So, yun, in-approximate namin yung look, hoping na, alam mo yun, kasi diba, parang laging may food. So, tayo gusto rin natin, pero our very own tumbong. Mm-hmm. Para po sa mga hindi nakakaalam, Direk, ano po yung tumbong? Ano po yung tumbungan? Talikod ka, Pepe. Ay, hindi! Joke lang! We see what is tumbong. We see what is tumbong. In English, it's basically the large intestine of the pig. Soup. It's a, yeah, large intestine soup. Yes. Ayan, tumbong. Yeah. So, yes. Large intestine soup na sikat po sa Tondo. Kung meron na po talagang ganong lugar, no, sa Tondo, Direk, ba't niyo naisipan na magpagawa pa po talaga ng set, especially for this sweetcom? Why not just shoot po sa isang location? Of course, safety. No, first and foremost, safety of everyone. Alam naman natin na kahit ako, hindi naman ako mag-shoot outside kung hindi rin lang safe. I have a family to protect also. So does everyone, no? So yun ang very main reason why. Para pangalawa, para hindi rin kami makakaabala. Kasi normally, pag nagsushooting ka, naaabala mo yung kalye, naaabala mo sila. So ito, perfect kasi hindi namin sila maaabala, safe ang lahat. So yun. Everybody happy. Everybody happy. And last na, Direk, sulitin ko na talaga tong opportunity na to dahil yun nga po, kilala po namin kayo sa movies, diba? Sabi ko nga po sa introduction nyo, kayo po ang may record ng 2 of the highest grossing movies in the Philippines. Tapos ngayon po, ba't nyo po na-decide na gawin ito? Ayan, sige, palakpakan muna tayo kay Direk. So, ba't nyo po naisipan na bumalik sa television at bakit po itong proyekto na ito? Ba't po kayo dito nag-yes? Connection is unstable. Ay! Seryoso po ba? Ulitin ko po. Okay na po ba ngayon? Yes. Hindi yung internet eh, napopotol. Okay na kami? Yes po. Okay na okay po kayo sa amin. Ang top of all my reasons, si Piolo. I really want to work with Piolo kasi ang huli namin lobo pa. Wow. Dekada na 'yon. So na-miss ko na siya, and because ngayon parang once a year na ako magpe-pelikula, hindi, tapos pareho na rin kaming busy, parang na-offer sa akin yung pagkakataon na, oh ayan, project with Papa P. Ano mo? Yun talaga yun. Tapos, syempre, pangalawa, it's something new to me. Sitcom, na naging sweetcom. Tapos, nakyutan ako sa idea na kambal si Pepe at si Popoy. Si Pepe. Si Pia. Si Pepe at si Pijong. So, natuwa ako doon. Tapos, syempre, meron ka pang Queen P dito. Meron na ito eh, Papa P, Mama P. Papa P. Pero yun, parang ang saya lang. Tapos, yun, ang saya. Isa pa, ang lapit sa bahay ko nung location, charot.
Napakadali. Opo. Pero balikan ko lang po yung talagang number one reason nyo ay para makatrabaho si Papa P. Piolo, pwede bang marinig namin naman yung side mo dito? Like, ano yung reaction mo pag naririnig mong sinasabi ni Direk Cathy na yun talaga yung main reason but nag-yes siya dito sa buong project na ito? Matagal na kasi kami magkatrabaho ni Direk eh. So, it's siyempre, ano bang billionaire yeah. It's an opportunity. We've always wanted to work together, but we never. Para maraming projects na din, hindi matuloy-tuloy. So yun nga, at least you know, finally we get to do something like this. And for sure, I know one of these days we'll still be able to do a film together because talagang yun ang pangako namin sa isa't isa. So mangyayari yun. Hi, I'm sure lahat kami, aabangan din talaga yan. Sana matuloy. Now, I'd like to also ask Pia and Pepe, kayo naman, like, ano yung reaction nyo dito sa reasons why you did this this sweetcom? Kayo, para sa inyo ba, ano naman yung side niyo dito? Siyempre po, nung nalaman ko na makakasama ko, I'll have opportunity to work with Direk Cathy again. And Papa P, and Papa Pe, na nag-yes ako right away. As in yung araw na yun na tinanong sa akin, nag-umupo na ako, tapos may mga inusod na akong mga dapat na work, minove ko ng ibang araw, like nag-make way ako para magawa ko siya. Kasi parang kailan ba mangyayari to na matatawagan ka, tapos you know, mapipili ka to work with them on a sitcom. It's, tapos ang perfect pa nung project para sa akin lang naman personally, kasi malalabas ko yung kulit ko, tapos hindi rin ako magpa-pressure sa iyakan. So parang it's a great way to come back because the last time I did TV was like, bago pa ako mag-binibini, bago pa ako mag-pageants. Yung last role ko, Jellyfish. Sa Ariana. Oo, Jellyfish ako. Tapos yun yung last na TV ko talaga. So, tapos yung last naman namin ni Papa Pina, sitcom din, was matagal pa doon. Like, matagal na noon. Magpinsan kami doon sa show na yun. So, syempre nung natawagan ako for a chance to work with them and be the lead, yes, right away. I-reveal na natin, ano yung show nyo dati ni Papa P? Bora. Oh, remember? Okay. Alala, oh, yung ba yung with the hunks? Yeah. Yung ba yun? Yes. Yeah. Hindi pa ako nagsiswimsuit noon, hindi pa ako pinapayagan ni Mr. M. Oh, pero Bora yung ano, yung set, pero no swimsuits for no Queen P. Ikaw naman, Papa Pe. Pepe, ano naman yung una mo nag-reaction nung nalaman mo magiging kambal ka ni Piolo Pascual? Hindi, matagal ko na rin siyang gustong makatrabaho. Silang, si Direk Cathy, gusto ko makatrabaho uli kasi siya yung first ko sa TV. Forevermore! Yes, 2014. Tapos after nun, hindi ko na siya nakatrabaho uli. Tapos, si Pia at si Piolo, nakikita ko lang sa TV or sa ASAP, mga hi hello lang. So, naku-curious ako sa kanila eh. I wanted to get to know them and hopefully be friends with them. At ito na nga, nagkatotoo na. Yehey! At parang ang saya-saya nga talaga ng set ninyo. Now, bibigyan ko na ulit ng chance.